Say hello to my friends here. So this is a Madagascar hit siya, no? May nag-request kasi nito na i-content ko rin daw. So shout out sa iyo, sino nga ba 'yon? Si Mr. Junel Belote. Bro, shout out sa iyo, bro. So let's get this time. So, what's up guys? So, ito ang aking, actually hindi ko pa siya matatawag na colony. Kasi, kailan lang to nag-start? So, nung bumili kasi ako ng tarantula, binigyan ako nito. So, bali libre ko lang sila nakuha. Ang binigay sa akin, 2 PEM saka isang nail. So, hindi ko talaga sila masyadong naalagaan pa kasi matagal silang i-breed eh. So, nakakatuwa lang, no? Kasi tingnan nyo, may mga baby na. So, ang gagawin natin ngayon ay i-rehouse natin sila. So, gagawa ko ng panibagong area para sa kanila. So, kuha tayo ng sample, no? Para konting, ano lang, konting kaalaman para dito sa mga hitser. So, sa dalawa na yun, nakikita nyo, ano? Teka. Teka, hindi ata kita. So, dito sa dalawa na to, guys. Sa, madidistinguish nyo yung hitser dun sa, ano, sa, yung ulo niya may parang, may, ano? May parang sungay, mini sungay. Saka napapansin ko ang, itong male. So, ang female, medyo yellowish siya. Ito, yung body niya. Tapos, wala siyang sungay. So, itong male may sungay. So, malaki sila, no? At least, ang mga 3 inch to, ang max size nila. So, yun, no? Malaki. So, ang, dito katulad ng lats kasi, guys. Ang lats kasi, may egg muna. So, ang hitser, guys, hindi. Pag nanganak sila, diretso baby ka agad. Kaya kung natin itong ano, baka malunod, sayang pa. So, ano yung ano? So, ito bagong molt lang. Kumbaga, pag nanganak sila, baby na. Hindi na dumadaan sa egg. Diretso baby na kaagad. So, medyo marami na. Ayan. So, hindi pa ako masyadong expert sa kanila, guys. Masyado na ako natuwa sa kanila. Hindi ko napansin na dumadami na pala sila. So, kailangan ko na silang i-rehouse. So, kagandahan lang sa mga hitser na to, guys. Hindi sila matrabaho i-breed. So, ganyan lang. Basta't may water lang sila. Tapos, ano, okay na sila dyan. So, ang gagamitin natin na bagong enclosure para sa kanila ito. Tapos, sa ibaba, gagamit ako yung basag na paso para mag-absorb ng mga tubig sa ilalim. Saka mag-itin ng kaunting humidity. Tapos itong mga cork bark. So, ang cork bark nito guys, ano, pinurot ko lang ito. Tapos, yung water dish nila, ito yung ginagamit ko rin sa lats ko. Ito guys, ibasag na to ng binili ko. Ayun o. Nilagyan ko lang nung pinandidikit ko ng tawag dito, acrylic. Kaya, ang bili ko lang dito, 20 lang. Binigay nila sa akin ng 20. So, para makabit natin ito dito sa enclosure. Ayan. Kailangan natin butasan dito sa loob.
para may kabitan dito ng ano. Ano yan? So, butasan ko lang dito. Gamit ng kutsilyo, no? Sumbihin lang. So yun guys, nakabit na natin yung ano, clip ng ating water dish. So ganyan lang yan. Para lang di siya tumumba. Ano? Tapos lagyan na natin yung mga paso sa ilalim. Para lang maraming mataguan yung baby heats. Parang natin mahirapan sa mga babies. Ayun o. Isipin nyo yan. Pinapabayaan ko lang sila tapos ayun dumami na. So ilagay natin dyan. Importante lang sa kanila marami silang matataguan eh. So ang male kasi. So nag-aaway-aaway sila. Ayun guys o. So, sa susunod niyan, dadami na rin yung hitsan natin. So, tapusin ko lang to. Ipat natin to. So, ang pinapakain ko nga pala sa kanila guys, ano lang, dog food, carrots, mga gulay-gulay. Mas gusto nilang gulay. Ito, kamulit lang. Puti pa. You know? So, itong mga hitser guys, malilinis sila sa katawan. So, kung papansin mo, shiny nga yung yung back nga. Yung katawan nila shiny kasi nga malilinis nila. Ipat lang natin ito. Ito parang buntis po. Bakit? Kaya sila tinawag na hitsan no? Kapag ano, na, uy, huwag to. Mukhang malapit na rin mga anak ko. Baka, uy. Ayaw mag-isa. Uy, tumatala. Kapag na gigimbala sila, nagihit sila. Ayun o. Hiss! Ayun. Di ko alam ha, pero cute na cute ako sa kanila. Di ko alam kung masusigmura ko itong pakainin sa mga tarantula ko. Ano. So, tsaka muna. So ganyan lang magiging tsura ng aking magiging colony ng hitser, no? Magulo talaga, tapos maraming matataguan ng mga sanga-sanga. So actually ang pagbreed sa akin na mabilis lang naman eh. Kailangan mo lang ng 2 pem saka isang male. True na yun guys. So paano ma-extinguish yung male sa pem? Ang male merong sungay, ang pem wala. Tapos ang pem medyo mas makulay siya, mas may yellowish yung katawan niya. So dito sa itser hindi mo siya hindi problema yung ano, yung kahit di mo nalagyan ng ano to ng cotton kasi ang mga hitser nga pala, kaya nilang umakit sa mga madudulas na area, no? Tulad ng salamin, kaya nilang umakit. No? Kaya dapat ang
jacket mo ay silyado talaga. Ayan. Ayan. So, para safe at busy lang makalapas. So, yun lamang guys. At greet ko lang yung mga nag-comment dito sa video ko. So, this is my last video, no? Last 2 days. Or 3 days na pala. April 6 ko to ginawa. Ano bang ang date ngayon? April 9. So, 6, 7, 8. Last 3 days pala. So, shoutout dito sa mga nag-comment. Kay Steres Jan Arma. TS Convince, member ng ExoPH. Oy, shoutout nga pala sa ExoPH team. Dati nung nagsistart kami, no, puro pangarap lang namin. Nag-uusapan na yung pangarap dun sa team na gusto namin magtulungan. Pero ngayon, nakikita namin yung epekto nun. Sobrang lumalaki na yung ExoPH team. So, congrats sa member ng ExoPH team. So, ito rin si Koy Smart TV, member ng ExoPH team. Shoutout sa'yo bro. Saka si Nocturnal Bodies, ExoPH team member ko rin. Hiram Faltidoro, shoutout sa'yo bro. Saka Watch TV, shoutout din po. Jonel Belonte. Nalilito ako. So, maraming salamat sa'yo bro. Ikaw nag-suggest ng i-content na itong hitsing na to. Sa ExoCreature PH, shoutout sa'yo bro. Member din ng ExoPH team yan. Saka sa 3 Cousins, JP Taipa, Raul Melvin Tilan, salamat sa'yo bro. Si Darbs, saka si Jonel Belonte, nag-comment na naman pala to. Si Nico Fernandez, Centennial Yuson, si Eli Putput, saka si Igorans, member ng ExoPH team. Si Emerson Lagman, Carlo Valdez, si Real Killer Gaming, Kay Tarantula, Conan Exotic TV, John Steven Domingo, saka si Jerix DJ, Christian Ray Sabado, saka si Mad Exotic Page. So yun guys, no? Maraming salamat sa lahat ng suporta. Napapansin ko itong mga nakarang araw, sunod-sunod yung subscriber natin. Parang ilang weeks lang ata, 100 plus na yung naging subscriber natin. Maraming salamat po. Kung isa ka sa mga bagong vloggers, no, tuloy-tuloy mo lang yan, bro. Saka huwag kang magpa-apekto sa mga negativity na ginagawa nila sa iyo. So, sa ating mga Pilipino, natural lang talaga mahilan ng tao sa pababa eh. So, tuloy-tuloy mo lang yan at maniwala ka sa sarili mo, mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Happy keeping everyone and bye-bye!